mga gulay na makulay. Yan. Isko ang lakalat. Aking labanos. Saan na yung aking pillar? Saan nawawala ako dito sa kusina na to? Katagulo, hindi natin alam saan nakalagay. Kasi hindi naman talaga ako naluluto palagi. So, minsan lang. So, tingnan natin kung what can we do. Especially, prepare tayo ng ano, para sa ating beef hot pot. Diyos ko, minsan ako dito, pag hindi ka maingat dito, ako nasusugatan. Actually, hindi ko to gusto na pillar na ito. But, wala akong choice. Poverty sa seminaryo. So, yan gamit ko. Pero, gumagana pa naman siya. No? O, yan. Maandar pa naman. So, ito. Ang radish na ito. So, ihahalo ito sa ano? Sa ating hot pot. Of course, ang hot pot, marami ang gulay. So, mga dahon-dahon din tayo. So, mga dahon-dahon natin. May kangkong tayo, may pechay. No? Pechay. Yan. So, dalawahin na natin ito para maraming makain na seminarista. Yan. Okay. So, again, pag nagluluto ka talaga, kailangan yung preparation. Mahirap pag nag-prepare ka. Pag ikaw lang isa, of course. Kailangan ng time. So, kanina pa ako nagsimula dito, guys. So, start ako dito, mga maaga-aga. 8 o'clock. Kasi, kailangan kong i-boil yung ano. Kailangan malambot yung ano natin, yung beef. Tsaka yung lasa, kailangan ayusin muna yung lasa before natin ihalo itong mga gulay na ito. O yung mga tao dito mahilig sa sili. O yan, sili. Yung sili. Basa natin kasi ano yan siya eh. Madumi yung galing sa palengke. So kailangan hugasan ng mabuti. Kita mo yan. Yan, ganyan. So, ito rin, may tomato tayo. Alam mo, sa probinsya, yung mga tomato, pag fresh, makikita mo talaga. Pero dito sa Maynila, kulay fresh, pero yung laman, hindi na pala fresh. So, minsan may mga bulok-bulok na sa ilalim. Eh, syempre, ba naman, no? Yung travel, no? Siguro, coming from Baguio ito, hindi natin alam kung ito galing yung mga vegetables na ito, yung prutas na yan. Nasa palengke. So, kailangan talaga at least malinis. No? O gaya nito. Kasi may ibang mga tao paglilinis nitong cucumber na ito. Yung iba, gusto mong kainin yung balat. No? So, ako naman, tinatanggal ko talaga but may ibang gustong ano. So, hinahati ko na lang. O, may iba, may balat. O. So, ginagitna-gitna ko siya. Yan, tingnan mo guys. Ayan. So, ganyan lang. So, siguro mga isang piraso lang ay mag-prepare ako ng dalawa actually, pero isa lang kasi alam mo na, mahal ang mga gulay ngayon. Tapos, ito sayote ito guys. Alam nyo ba ito, binigay ito ng mga madre. Mabait ang mga kapitbahay ng mga madre. Binigyan kami ng mga gulay. Kasi alam nila na minsan, mga seminarista, hindi kumakain ng gulay. So, kailangan pakainin ng gulay. Ayan. Mabait siya. Medyo may ano-ano na. Pero nasa sa balat lang pala yun. Akala ko may bulok. Ayan. So, yun. So, ganun lang. Ganyan lang tayo. Ayan. Itong sayote, ano, minsan may dagta. O most of the time may dagta.
eh, after mo siya binalatan, papunta sa kamay mo, no? And then, pag hindi mo niyugasan ng mabuti, eh, gasan natin kasi mag-ano sa balat mo, lalo na sa mga kalyo. Baka, sa unang panahon siguro, ito yung panggal ng kalyo. Basta yan, hindi mong kamay mo. Magdidilaw-dilaw na siya. Kasi dahil sa dagta. Ayan, so dalawahin natin kasi lapit na itong sira siguro, hindi ko alam. Ayan, wala pa naman. Oh. Maganda talaga may filler kasi dapat din piliin yung filler na maganda. Ito hindi maganda pero useful pa naman, hindi muna natin tapon. At saka hindi pa naman ako nasusugatan, so continue lang, no. Ayan. So ganyan. Kita natin. Ano pala itong ginagawa ko? Ingredients ng ating beef hot pot. So, yan. Mamaya, kainin ito ng ating mga brothers, itong mga seminarista. Mga brothers ko dito, marami sila. Naku, minsan nag-iwa ako na ito tapos nasugatan. So, kasali yung dugo sa proseso. Pero of course, kailangan nating hugasan mabuti ito after. Huwag lang basta-basta halo ng halo, hindi inuhugasan. Ayan. So, lahat prepare. Para, pag hinalo ito sa gulay, hinalo sa ano, madali lang. Ganyan talaga. So, oh, malinis na siya. So, yan muna ang mga magulay. Ito, ihanda natin. So, unahin natin itong sayote kasi madagta. So, ang dagta ang sayote. Mas nasabi ko man. Para tumadikit sa iyong kamay. Wala akong art sa ano guys. Wala akong art sa paghihiwa. Pero, tama lang. Tsura lang naman siya. Kasi, pag kinain yan, sama-sama din yan sa tiyan. Diba? Minsan yung iba, gusto maninipis. Para paglagay sa hot pot. Mabilis lang maluto. Kasi, hintay na hintay sila, no? Tapos hindi pa ito. Lalo na pag ano. Kasi Sabado ngayon, pag-alis ng ano, manwalya. Wala ibig sabihin, no? Lilinis ng bahay. So, gutom yung mga tao. So, dapat damihan yung luto. Okay. Para may energy sila magtrabaho, no? Uy, naglilinis din kami dito sa seminary. Wala kaming katulong dito, guys. Kami lang yung ano, kami lang yung niluluto, naglilinis ng bahay, ang buong seminaryo. Daya kanina, ano ako nag, before ako nagluto dito, nag-ano ako ng mga cactus na doon sa garden. Kasi marami nang ano, marami na yung kailangan ilipat. Tsaka, naglinis din ang bakuran para at least hindi tayo bahaya ng ahas. Ito. Pagkat ulan, pumunta sa atin ng ahas, hindi ang ganda. No? Yan. So ito, balik tayo dito. So hiwa-hiwa pa rin. Yan. Alam mo, pag matangkad ka, mahirap sa mga ganitong lababo. Masakit sa likod. So, anyway, let's just make use kung anong meron. Ayan, kaya hiwa-hiwa na lang. O, kanina pa ako nagpapakulo ng beef. Para maya malambot. Malambot yung palagay. Fresh. Ano, good. Fresh. Fresh yan kasi galing yan pa yan sa galing yan sa market kanina. Tapos pag ano, talagang fresh na fresh.
fresh from the farm. Organic. Very organic. Oh, ito. Ang vegetables na ito, organic ito kasi galing ito sa Baguio. Ating mga kapatid sa Baguio, farmer. So, ay, hindi pala tama. Ganun pala. Oh. Kasi mabulunan tayo pag masyadong malaki. Hiwa-hiwa lang ng ano, konti. Separate mo siya kasi pag hindi mo siya i-separate, i-mix mo pa rin. Pag nagluto ka na sa hot pot, maano yung ano, yung ibang gulay kasi may mabilis lang maluto. Ayan, oh, ang sarap-sarap ng cucumber. May mabilis lang maluto, may matagal. Kaya kailangan hiwalay-hiwalay mo. Kasi hindi mo naman lagay lahat agad. So gradual naman yan kasi. Diba? Unti-unti silang kukuha ang mga gulay. Of course, kukunin yung mga buto dito. Ano first time ko na, no? Kung cucumber, halo sa ganyan. Kasi, nakita ko yung mga Vietnamese. Halo pala sa mga ganyan. Akala ko, sa atin kasi, ano lang talaga yung ginugulay na, ano? Ano yung salad? Pero sa kanila pala, pwedeng ihalo sa masabaw. Pero, minsan hindi ko gusto yung lasa kasi, pag na-overcook, so, hindi maganda. Kung ano-ano na lang. Ayan, ito pala. Diyos ko. Hindi tayo papasa sa ano nito. Hindi tayo papasa sa cooking lesson. Kasi, pag-iwa pa lang muna tayo. Mahina. Ayan. So, mamaya, tanggalin ko yung mga buto na yan. Kasi ayoko nang matapos sa ano. Ang maganda. Magluto ka. Ayan. Ito masyado marami. So, malapit na pa ng oras. Tsaka ako ay hindi pa handa sa ano. Yung kanin ko kanina pa yun. Luto yung kanin ko. Ito lang kasi, ano ba yan? Ang kutsilyo natin mapurol. Yan. So, hugasan na natin kasi para hindi mag halo-halo yung amoy. Ano? Yan. Tapos ito. Ito madali lang ito kasi yung shape niya pareho kasi napaganyan, pabilog po. Pabilog na pahaba. Like this. Ayan. Ayan, kaibigan ko na ano, mahilig magluto, mahilig sila mga ano, exhibition sa kanilang paghihiwa. Ako hindi. Kasi one time hiwa na ako ng ano, hiwa ako ng ganito. Diyos ko na hiwa din yung daliri ko, kaya maingat ako ngayon. Oh. Basta, ang importante, malaga. Diba? Maluto mo yun. At saka mapakain mo. At saka, anuhin mo na lang sa lasa. No? Ito. Nalaglag pa yung itlog. Buti hindi nabahas na. Ay, naku. So, ganyan lang. Guys. So, hiwa-hiwa. Kain sila niya. Yan. Ito pag maliit masyado. At mapurol ang ating kutsilyo. Yan. Hindi kasi cook tayo. So, kaya hindi tayo mapili sa kutsilyo. Tapos yung ating tantara, ating chopping board, gumagalaw. Alam mo, hirap na hirap ako maghiwa.
So, ay, kapapagod pala yung muko. Tsaka pag malaki ka, matangkad pala. Ah, pwede na rin malaki at matangkad. Aray. Gusto. Ingat. Ayan. So, Vietnamese cuisine, hindi ito papasa kasi hindi maganda yung pagkahiwa. Sila magaling talaga yan, sila maghiwa. Natuloy. Buti na lang, nandito lang ako sa anong. Ay, napuhugasan na naman. Ayan, hugasan nyo pa ganyan, ha? Huwag nyo halo agad na dapat pag natapon, hugasan nyo kasi pagkain yan. So, ayan. Ay, isa pa palang hindi na. Yan buo pa. So, ganito lang yan siya, no? Ay, naku, malapit na tayo matapos. Napurol pa rin ang ating kutsilyo. Ayan. Okay. Ayan na yan siya, no? Ayan, look at. Oh, yan. Marami na, no? Isang ano lang to. Ayan. Kanina naghiwa na rin ako ng iba. Kaya meron din tayong ganito. So, sa mga ganito naman, nilalagay ko sa ganito. Pink na pink. Paborito ito ni Louie, aming brother. Mga pink na lagayan. Ewan ko ba. So, hindi natin nilalagay yung ano, guys. Mga tangkay kasi mahirap sa ano yan. Maghirap magnguya. Kambing lang ang ano dyan. Kambing lang yung kumakain. Hindi naman tayo kambing. So, nagtako tayo. So, dahon lang ang kainin natin. Social tayo, ha? Ayan. So, dapat marunong kayo nito. Kasi, pag inutusan kayo ng nanay nyo, marunong kayo. Ayan. Okay. Okay. Alam mo, sinubukan natin nito ng lockdown. Ito hindi magandang itanim. Tsaka siguro din, depende sa lupa. Ganyan. Ayan. Petchay. Ayan. Okay, see? Naubos na yung dahon. Hindi natin kailangan yung tangkay. Hindi tayo kambing. Ayan. Ito, hinugasan ko na ito kanina. Kasi, alam mo naman, hindi natin alam saan ito galing. Baka galing ito sa ano, sa gilid ng sapa. So, hindi natin kung saan galing. Kaya, hugasan ng mabuti. Tanggalin yung kung anong mga ano dyan, tanggalin. Tsaka, ilang beses na hugasan kasi sa ngayon, sa panahon natin ngayon, kailangan manis na. Kasi, lalo na may ano tayo, may COVID, baka ito ay na, ano ha, subli, ito maganda. Pero kanina, inano ko to ng ano, nilinis ko to. Pang ilang beses na ito eh. Na-obsess na ata ako sa kakalinis na. So, ayun, maya-maya, nalutuin natin to with our beef na pina ano natin, pinalambot. Ayan. So, ayan yan, sarap. Ayan. 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 May kangkong na tayo. Ayan ang ating kangkong. So, saka ito, tanggalan lang yung ano. Minsan kasi, pag hindi mo hinugasan mabuti, mga lupa pa o. Kasi fresh from the farm na. Galing tong Baguio. So,
parehas na naman. Ako kasi panay hugas talaga kasi alam mo yun. Ito hindi natin alam saan ito nilipag. So, kailangan doble talaga natin o triple ang paghugas. Pero, syempre, aware din tayo sa tubig kasi ito sa Maynila, mahal ang tubig. Mahal ang tubig. Uwan ko ba, bakit mahal ang tubig? Palagi naman umuulan. Diba? Gawa na gawa ng dam. Lagi naman bumabaha. So, yan. Marami tayong side comment. Nagluluto lang naman tayo. Nagluluto lang naman tayo ng panghatpat natin ng preparation. Marami tayong hugot sa buhay. Ayan na siya. So, kailangan malinis. Mga gulay na yan. So, klase-klase lang yung gulay na yan. Mga sili. Sana yung mga sili at ito. Ito, may konting dahon ng sili kasi yung iba. O, kasi yung iba gusto yung ganyan. May konting dahon ng sili. Yan, okay. Konti lang. Hindi na lahat kasi. Hindi na iba ng lasa nga. Ika, ano na yan. Ibang potato na. Hindi na yan. Okay. Ito rin may dahon ng ganito. Pwede natin ito ihalo. So, as I said, kailangan linisan ng mabuti kasi natin alam saan ito galing. Ayan. Okay. Okay, yan. Okay. Sampo na ito. Matama na yan. Ito yung mustasa. Ayoko yung lasa niya. Pero at least, we can good. We can, we're all good na. Okay. Tingnan mo. Dito ko lang din pinupuhas minsan. Pag tinatamad, you know. Pagkasa natin ang butin para yung yung germs yung ginagawa natin. So, we are ready. Ayun, mamaya na yun siya. So, balik ko na yan sa hindi. Sa ref. Ayan. So, ngayon, ready na ang ating mga ingredients para sa ating beef here na hot pot. So meron tayong mga ganito, maraming itlog. Hindi naman gano'ng marami pero tag-iisa sila, isang itlog. Ayan, ito pa ng gulay tsaka ito mga dahon-dahon, mga pechay, sili tsaka iba-ibang mga dahon, ano ng kangkong. So yan, yan lang. So ngayon, thank you. At ako'y napagod, ang aking likod ay masakit kasi kakayo ko dito sa lababo na ito. So, thank you sa panonood. Mamaya na naman paano kainin nila ito. So, sana masarap. Okay?